Welcome to AppStrain and this is Adobe Photoshop tutorial. Ang gagawin po natin ngayon, tuturo ko po sa inyo how to apply glow or glowing effect or glow effect sa ating mga picture using Adobe Photoshop. Kaya ito po yung sample natin, ano, madali lang itong gawin at sundan nyo lang po yung ating tutorial. Ano. So ito po yung picture na gagamitin po natin. So ang unang gagawin natin, zoom muna natin kasi maglalagay tayo ng selection. Ano. So isa-select po natin yung part ng ating picture kung saan i-glow. Na for example, in this case, gusto ko i-glow yung airplane na hawak ng bata, ano. Okay, so selection muna tayo. Okay, gagamitin ko ngayon ay polygonal lasso tool, yung iba ay ginagamit ay pen tool. So gagawin muna tayo ng selection dito sa ating object. Okay, select natin. Okay, so pag na-select na natin yung object, so ang gagawin po natin ay edit, copy, then mag new layer po tayo, new layer dito sa ating layer panel, then edit, paste. Okay, so ito na po siya, ano. So yung feather ko pala, ano, naka 2 pixel, ano, nung sinelect ko siya. Okay, next step na gagawin po natin ay i-convert po muna natin yung ating layer sa smart object, ano, right click, convert to smart object. Yan. Then, drag natin sa new para ma-duplicate yung layer 1. Okay? Then, punta tayo din sa preset niya. Gawin po natin screen. Yan. Screen. Ano? Naka-screen siya. Then, filter, blur, Gaussian blur. Okay. So, 3 ano? Gagamitin ko dito ay 3 megapixels. Okay? Click OK. Ayan. Yan na siya. Ang next step na gagawin natin, i-click natin yung layer 1 copy na merong filter. Then, duplicate po natin, ano, i-drag po natin doon sa new. Okay, then double click natin yung Gaussian blur. Taasan po natin, ano, gawin natin siguro mga 30. Ayan. O gawin natin mga 20 lang. Okay. Click OK. Yan. Next, ulitin natin. I-drag ulit natin sa new. Okay, duplicate na Gaussian blur. Gawin po natin siguro kanina 20. Ano? Gawin po natin mga 40. Click OK. Ayan. So, nandito na siya. Ano? Dito na siya. Dito na yung ating layer. Ano? Ilabas natin yung ating layer panel para makita po ninyo. Ano? Okay, yan. So, i-drag. Yan. Okay, ang gagawin po natin sa ginawa po natin ng mga layers na yan. So ito na yung effect, ano, i-group po natin siya, ano. Okay, using this folder na icon dito sa layer panel, click natin yan. Then click natin yung layer 1, copy 3, then hold the shift key, tapos i-click natin yung layer 1 para ma-select natin yung mga layers na ito. Then i-drag lang natin siya sa group. Okay, ayan, naka-group na siya, ano. So ito na yung glow effect niya. Okay, ayan. So next step na gagawin natin, maglalagay tayo ng color. So papalitan natin yung color ng glow niya, ano, yung glow niya. Okay, ang gagawin po natin, click lang natin dito. Yan. Hue and saturation. Okay. Dito sa hue and saturation, kung titingin niyo po sa layer, ano, dito siya sa taas ng group 1. So ang gagawin natin, i-click po natin 'to para okay, click natin 'yan para yung hue and saturation ma-apply lang dito sa group 1. Ayan, may arrow, ano, ibig sabihin sa group 1 siya naka-apply. Okay, next ay colorize. Ayan. So dito na tayo pipili kung anong color ng glow na gagawin natin, ano. So wag natin sa gilid kasi dito sa left side yung saturation kasi black and white yan, ano. Okay, dito tayo sa kabila. Ayan. Then depende sa atin kung anong color gusto natin, ano. Kung anong glow effect na gusto natin makita, ano. For example, gusto natin ng medyo yellow. Yan. So, depende na sa atin. Yan. For example, yan. Yan gagamitin natin. Okay. So, close natin. Okay. Next step na gagawin po natin. So, i-darken po natin yung background ng ating image. Okay. Gagawin po natin. Mag-new tayo. Dito uli. Exposure. Ano? I-adjust po natin yung exposure ng ating image. Okay. So, ang exposure na ito, i-drag natin sa baba. Okay, yan. Okay, yung exposure kasi i-apply natin dito sa background, ano. So, ang gagawin po natin, dito tayo mag-a-apply. Okay,
Subukan natin. Ayan. Babaan natin yung exposure. Then, yung gamma correction. Okay, zoom out natin para makita natin ano. Ayan. So, i-darken lang natin konti ano yung exposure niya. Okay. So, dito na tayo maglalaro ano. Depende na sa atin. Okay. Huwag namang dark masyado ano. Yan. So, pwede na siguro yan ano. Okay, depende sa inyo ano kung paano nyo, kung gaano ka-dark yung gusto nyo ano. Pero yung process sa ito na ano. Next, ang next step na natin gagawin. Okay? So, i-apply po natin yung mask ano. Click natin yung mask. Kasi, kung titignan po natin yung glow effect niya, kailangan merong, syempre dito medyo light din ano. So, using the pen tool, okay, brush tool. Okay, default kailangan yung foreground. Yung foreground natin ay black, then white yung background. Okay, so magki-click tayo dun sa part dito. Okay, and magki-click tayo sa part dito para yung effect ng yung light ano, para maging realistic din siya ano. Okay, click tayo dito. Yan. So huwag natin i-click lahat ano. Yan. Kung saan lang yung may part na magiging light siya. Yan, doon natin i-click ano. Ayan, pwede natin i-adjust yan mamaya. For example, habang nag-click tayo, kung napapansin nyo pati yung grass, yung green, ay nagla-light din ano. Dapat black siya ano. Ay dark siya ano. Yung gagawin po natin, i-invert po natin ito. White sa taas, black sa baba. Then i-brush natin uli. Okay? So ganun lang kadali ano. Para maibalik ano yung dating okay, dating dark na color nitong green. Okay, so napapansin po ninyo ano, ayan. Medyo dark na, nag-light na dito banda ano. So, kapag ka hindi po tayo satisfied, pwede nating balikan 'yan ano. Double click lang natin yung effects niya dito, yung properties niya pala ano. Then pwede nating adjust uli. Darken na uli ng konti. Yan. Okay. So, yan na siya. So, nag-glow na yung airplane. Then, medyo light na yun dito. Ano? Gusto pa natin dagdagan ng light. Click lang natin itong mask. Then, brush tool. Yan. Dito, for example, dito. Oops. Kailangan black sa taas, ano? Yan. Okay. So, ito na siya, ano? So, nag-glow na, ano? Kung gusto po natin, mag-apply, ano? Okay. Close up natin. Okay. Kung gusto natin mag-apply ng color na medyo gold-gold dito ano, kasi gold yung ating light, dapat gold din yung lights niya dito ano. So ang gagawin po natin, apply tayo uli, i-duplicate lang natin yung hue and saturation na ginawa pa natin dito na hue and saturation adjustment ano. So click, hold the mouse, then drag pa natin sa new. Ayan siya. Then, i-drag natin dito sa taas. Sa taas ng exposure 1. Okay, yan. Ibig sabihin, dito tayo mag-a-apply ng color na hue. Okay, so kung titignan nyo, nag-iba yung color, no? So ang gagawin po natin, pero magandang effect siya, di ba? Yung gagawin po natin, ay i-invert po natin, ano? So invert, so click natin yung mask, then Ctrl-I, invert, ano? Then magbabrush tayo, baliktarin natin ito, white sa taas, foreground, then background ay black. Then brush, ibabrush natin dito. Okay, close out tayo para makita natin ano. Yan, magbabrush tayo dito. Okay, yan. Okay. So, kung titignan nyo po ano, masyado siyang yellow. Okay, masyadong yellow yung kanyang dating ano. So, pwedeng gawin natin dyan, mag-a-adjust tayo sa opacity para mabawas ang yellow. Yan. Medyo yellowish lang siya. Yan. Dito sa opacity tayo magbabawas. Ayan. Zoom out natin. Yan. Okay. So, pwede tayo mag-adjust. Ano? Depende na sa atin. Ano? I-adjust-adjust lang natin. Ano? Laruin lang natin yung color. Okay.
So yan na po yung ating final project. Yan. Okay. So ito po yung original. Ito po yung original natin. Then nag-apply tayo ng effect, ng glow effect. Ito na po siya. Okay. Ayan. So nag-glowing airplane ano. So pwede nating gawin to ano. Pwede nating kumaitain tayo, pwedeng explore pa natin ano. Pero yung process ay yun na yun. Then gagawin po natin, i-explore lang natin sa iba pang nating image at sa iba pang graphics ano. So pwede nating gawin 'yan sa lahat ng ating project, sa lahat ng part ano. Any part ng ating image, pwede nating gawing glow using this process, okay? So thank you for watching. Sana po nakatulong po sa inyo yung tutorial na ito. And please like and subscribe and share na rin dun sa ating channel, Upstrain. Marami pong salamat.